Welcome sa ating new video tutorial. So, ngayon, Hikvision setup tayo. So, last time, gumamit tayo ng video balloon para sa ating mga tutorial. Pakita ko yung ginamit natin last time. Ito. Gumamit tayo nito, video balloon, tsaka mga DC connector. Ito yung ginamit natin para sa setup natin. Ngayon, ibang setup naman yung gagawin natin. Gagamit naman tayo nito. Okay, so ang tawag dito ay video balloon din, pero video balloon to RJ45. Bakit to RJ45? Tignan nyo to. Okay. Isang pares na to, tapos meron siyang ganito. Ayan. Pang analog to ah, hindi pang IP camera. Tapos yung kabilang side, ganito. Tignan nyo. Ito yung kabilang, ito yung side oh. Okay, so kung napansin nyo, RJ45 yung slot, tas meron ganito. Yung ginamit natin last time, ito naman yun. Video balloon lang. Ayan, okay. So tignan nyo pagkakaiba. Ito, may kasama ng power. Okay. Video and power pinagsama dito. Itong isa, video lang. Okay, so ang video tutorial natin, gagamit tayo nito. Paano ba gawin to? Okay, ano ang advantage nito? Anong disadvantage nito? Okay, mamaya papakita natin. Ano mga kailangan natin sa tutorial natin na to? Siyempre, kailangan natin ito. Video balloon. Ang tawag dito, power video balloon. Kasi meron na siya kasamang power. Okay? Power video balloon. Siyempre, dahil meron tayo niyan, kailangan natin ng RJ45. Ito. LAN cable, camera, DVR, power supply. Okay? So, una muna, kailangan natin mag-crimp. Crimp muna natin 'to. Okay? So bakit merong ganito? Kwentuhan ko lang kayo ha. Bakit merong ganito? Para saan ba 'to ginagamit? Syempre para sa video. Ang advantage nito na meron kang ganyan ang gagamitin mo. Syempre less hassle. Hindi mo na kailangan mag-configure. Ah sorry, hindi mo na kailangan mag-balat-balat, magki-crimp ka lang din okay na. Plug and play lang, tusok-tusok lang. As long as na marunong ka mag-crimp, okay? As long as na marunong ka mag-crimp. So, yun yung advantage nun. Ikalawa, mas malayo yung distance natin na transmit niya compare sa mga video balloon na ordinary. Paano mas malayo? Okay, so, yung video balloon na ganito, ito, tsaka yung DC connector, yan. Ang nakagamit ako niyan, mga 60 to 70 meters, nagbo-voltage drop na yung power. Okay, so, when you say nagbo-voltage drop, 12 volts kasi yung power ng ganito eh. 12 volts. And 12 volts siya. So kung pag sinabing voltage drop, from recorder, andun yung power supply. So pag tumakbo yung cables ng 70 meters, 70 meters na nagamit yun, 60 to 70. Pagdating sa dulo, yung 12 volts mo, hindi na 12 volts. Yung iba, 5 volts, 8 volts, 9 volts, nagbo-voltage drop. Kaya yung power supply ng camera bumababa. Nakakita na kayo ng camera na ano na malakas yung interference, minsan namamatay-matay, yun yung reason nun. Nagbo-voltage drop, okay? So ito, ang kayang takbuhin nito, nakapag-try na ako nito ng 120 meters, goods na goods pa rin yung CCTV camera. Okay, so malayo trina-transmit nito na power and video. Okay, so itong ginagawa ko ngayon, ikikrimp muna natin siya, ito. Lalagay natin dito. Okay? So, ang crimp na gamit ko rito ay crossover green. Ha? Crossover green yung gamit kong coding dito ng RJ45. Okay? So, flat lang natin yan. So, ito naman RJ45 natin. Ang gamit ko naman dito ay pass-through. Bakit pass-through? Para mabilis ko makita kung may tama ba dun sa akin crimp ko. Okay? So, depende naman sa inyo kung anong gagamitin nyo. Okay, pass through. Yeah. Ganyan lang. Okay, so ayan. Crossover green, kita nyo. Ayan. Tapos, ito yung RJ. Ito yung crimping tool natin. Kikrimp lang natin siya. Pass through kasi. Ayan. Ayan. Kita nyo. Yung may blade na mismo yung crimping tool, din siya na yung magpuputol.
Okay, kita nyo. Yan. Okay, so, yun. Kabilang side naman. Kikrimp lang. So, ganyan lang yung way na itong isang to. Be sure lang na tama yung crimp nyo kasi pag nagkabaliktad yung power, masisira. Okay? Pag nagkabaliktad yung power, tsaka yung mga coding ng color, masisira. So, siguro din nyo lang na tama. Okay, so, crimp ulit natin to. Ayan na mag-crimp. Crossover green. Crossover green lang yung crimp natin. So, habang nag-crimp tayo dito, same process. So, kung interesado ka sa mga gantong video, like mo naman yung video natin. Okay, so, para naman ganahan tayo, di ba, sa paggawa ng mga video tutorial na ganito. So, ibang method ng CCTV installation yung gagawin natin. At tayo nyo yung video tutorial ko regarding sa IP cameras. Okay, so maglalabas tayo ng ano, data cabinet setup. Antayin nyo. Okay, so habang wala pa, ito yung tutorial natin ngayon. So, ito. Yeah, silang natin yung camera natin. Yeah. So, crimp lang natin to. Yan. Siguraduhin nyo lang na tama yung coding kung gagawin nyo to kasi para hindi magkaroon ng problema. Okay, so magkakabaliktad yan eh. Pag nagkabaliktad, doon na tayo may problema. Okay, so ayaw pumasok. Tulak yan. So, yan. Masok na. Then, click natin. Okay. Yan. So, syempre, una muna. Okay, so, ito yung ano natin. Kahit magkabaliktad dyan, kasi mo ilagay, itong pagka-cream mo, patusok natin dito. Tayo nyo. Yan o. Tusok natin. Tusok natin itong kabila. Okay. Okay. So, yan. Itong side na to, itong merong DC mill. Itong merong DC mill na to. Ito. Yan. DC mill yan. Pupunta to rito sa camera side. So, yan. Kita nyo. Okay. Ito namang isa. Pupunta dito sa likod ng DVR. Kita natin. Okay. Ito, dito nyo ilalagay yung power supply. Kunin natin ito power supply. Then, tignan nyo rito kung gagana. Okay, so ito, saksak muna natin. Ito power supply, saksak natin. Yan. Then, yan. Tusok natin. Yan o. Okay. So, diba? Okay, so naka-live yan. Ito tayo. Naka-live view yan. So, di ba? So, ganun lang siya kadali gamitin. Mas malayong tinatransmit na signal. Siyempre, mas malinis yung pagkaka, ano, ito. Ito siya habang gumagana. Mas malinis yung pagkaka-setup. Okay, so ganyan. Yun nga lang, medyo bulky siya. Depende na lang sa'yo kung paano may sa setup. Okay, so, yan yung tutorial natin ngayon. So, iba-ibang type. Okay, so next time naman, gagamit naman tayo ng BNC tsaka coaxial cable. Okay, so baka naman kung may question ka sa ibaba, pakisulat na lang sa ibaba kung may question.